At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Karera sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Magandang araw sa inyo, mga katulad kong opisyal ng barangay. Ako'y nagpapasalamat dahil kahit papaano ay kumpleto tayo ngayon. Di tulad ng nagkaraang sisyon natin na tatlo lang kami. Ay ngayon kumpleto na tayo. Hindi ba? Wala nang mahaba pang usapan, Karyong. Kapitan. Diretsahin mo na kung anong tatalakayin natin sa session na ito. Oo nga naman, Kap. Nagansay lang tayo ng oras dito eh. Kwan, sige. Bago tayo magsimula, magpasalamat muna tayo sa ating Panginoong Diyos. Pineng, wala si Veronica. May seminar ang lahat ng mga sekretary ng barangay dito sa ating bayan. Kaya ikaw na pansamantalang tatayo bilang sekretary ngayon. Ikaw na ang mamunaw sa pagdarasal. Sige po, Kap. Hinihiling ko po na tumayo tayong lahat para sa isang maikling pananangin. Si Kagawad Adong naman ang maglilid ng dasal para madali. Sige pare. Ikaw na ang maglilid ng dasal. Hingin natin na sana mamatay na si Kapitan para mapalitan mo na siya dahil wala siyang magandang nagagawa sa barangay natin. Kagawad Asyong, ano ba naman? Huwag kang maingay, Kapitan. Nagdarasal na tayo eh. Sige na, pare Adong. Umpisahan mo na ang pagdarasal. Yung sinabi ko ha. Hilingin natin sa Diyos na sana mamatay na si Kapitan Karyong. Oo, pare. Sige. Mamatay na sana siya sa lalong madaling panahon para makaupo na akong kapitan. Tama na yan! Wala nang dasal-dasal. Sige, umpisa na natin ang sisyon. Ano ba ang tatalakayin natin, ha? Ito tungkol sa mga illegal na ginagawa ng karamihan dito sa atin, lalo na ang sugal. Mga kapatid, kilala niyo ba si Atang na dating DSDW noong Kapitan Tiago? Nako, kapitan dito noon. Nako, hindi mo lang ng asawa dahil nauli siyang nakikipagtali sa isang matandang hapon. Ay nako, Diyos ko dahil si Aling Atang na naman ang pinag-uusapan ng mga maritis na ito. Totoo kaya yung sinasabi ni Ana na si Aling Atang ay nakipagtalik sa isang matandang hapon? Nako, wala akong pakialam dyan. Darwina, pabili nga uli ng pasador. Ay, nako! Sabi ko na nga ba, pupunta ka rito at yan ang bibilihin mo. Pero nagtataka ako. Dahil dati, sabay kayo ni Veronica bumibili. Pero bakit? Ha? Hindi pa siya bumibili ngayon? Nasaan siya? Ay nako, wala siya. Tatlong araw silang magsa-seminar. Ay, nako, nakakainis talaga. Sino nakakainis? Ako? Hindi, kasi napakabastos talaga ng Kagawad Asyong na yun. Ay nako, bakit naman Pining? Ano naman ang ginawa ni Kagawad Asyong, ha? Sabi ni Kapitan kanina, bago kami mag-umpisa sa session, ay magdasal muna. At ako ang tinuro ni Kapitan na manguna sa dasal. Pero wala nga si Veronica. Pero sabi ni Kagawad Asyong ay si Kagawad Adong na raw. Di maganda dahil alam ni Kagawad Adong ang magdasal. Kaso, iba ang dasal nila eh. Nakakainis. Ha? Ibang dasal niya? O bakit? Ano ba yan? Ano bang dasal niya? Budista? O Rizalista o ano? Ay, hindi Darwina. Alam mo ba kung anong dasal niya? Sabi niya,
mamatay na sana daw si Kapitan. Ha? Sinabi niya yun? Oo. Medyo nagalit nga si Kapitan eh. Ha? Medyo lang? O anong ginawa niya? Hindi man niya sinapak si Kagawad Asyong? Pinagpasensya na lang niya. Alam mo naman na sobrang mabait si Kapitan. Ay, nako! Ang sabihin mo, sobrang duwag yan si Kapitan, ano? Ha? Nanggigigil ako sa kanya. Kahit nagrabyado na siya, ha? Ngingindi-ngiti lang, ay Diyos ko, nabibisit ako sa kanya. Hmm? Hindi marunong gumante. Oo nga eh. Sana, paminsan-minsan, ipilit din niya ang gusto niya. Ay, oo nga. Hindi yung puro na lang ang gusto nilang Kagawad Asyong na yon ang nasusunod. Matagal na akong hindi nakapagparibar. Pupunta sana ako sa parlor ni Georgia. Pero wala akong pera. Teka. Umalis na si Kuya Agaton. Hahanapin ko ang drawer na pinaglalagyan niya ng pera. Papasok na ako sa kwarto niya. Magdahan-dahan ako. Ang daming pera sa kama niya. Ay, nako. Kukunin kong lahat ito. Akin na ito! Ay, bilib na talaga ako sa iyo. Pare Asyong, hindi na nakaimik si Kapitan nang tumutol ka sa mga plano niya na pagkakakitaan ng barangay. Abay, subukan niyang ipilit ang gusto niya, pare. May kalalagyan siya. May naisip ka na bang pagkakakitaan ng barangay para makabawi naman tayo sa mga nagastos noong dumaan ng kalamidad? Lalo na yung pandemya. Eh, ano bang akala mo sa akin, pare? Utak-ipis? Siyempre naman! Ang ibig sabihin niya, may naisip ka na, pare Asyong? Abay, siyempre naman, pare Adong. Ako pa! Nako, abay, ano yung naisip mo, pare? Sige na, sabihin mo naman kaagad sa akin. Oo naman. Eh, bakit hindi? Ikaw, ang kasangga ko, pare. Oh. At ikaw rin ang kasama kong gagawa nito. Sabihin mo lang nga sa akin kung ano yan. Sige na, pare. Malakas pagkakitaan ang karera, pare. Madali lang ang pera. Pwede ka pang pumusta. At kung sinwerte, tiba-tiba tayo, pare Koy. Oo nga, ano? Oh. Karira ng kabayo. Ang talas talaga ng isip mo, pare Asyong. Ay, nako. Ay, nakakaasari ang pagtawa mo, pare. Para kang nakakaluko. Para kang tuko. Alam mo, pare, kung utak lang ang pag-uusapan, wala sa kalingkingan ko si Karyog. Yan ang tandaan mo, pare. May dala kayong kabayo? Saan galing yan, Lola? Ay, galing kay Biryog na nagtitinda ng mga kalan at duyan sa bayan-bayan. Ay, dating taga San Carlos, Pangasinan. Ngayon sa Tacloban na nakatira. Ayan ba yung
Kwan, yung ginagamit niyang kabayo dati? Eh, hindi. Ha? Patay na yun. Ah. Pinatapan na nila doon sa Batangas. Ah. Eh, iba na ito. Bagong alaga na niya ito. Pinatapan nila yung dating kabayo niya sa Batangas pa. Eh, oo, Bunchek. Doon kasi namatay yung kabayo niya eh. Ah, ganun ba? Di kung ganun, Lola. Ako na ang bahala dito. Ha? Eh, kaya mo ito, Bunchek? Ha? Parang alanganin pa kayo, ha? Oo, kaya ko. Eh, sige. Kung may pupuntaan kayo, pwede na kayong umalis. Pagbalik nyo, ayos na lahat ito, Lola. Sige na. Eh, ganun ba? Oh. Eh, totoong marunong ka, ha? Oh. Eh, baka hindi. Aha. Eh, kaya mo talaga? Opo, Lola. Ako pa. Eh, sige na. Umalis na kayo. Ako na ang bahala sa kabayong ini. Eh, sige. Aalis na ako. Oh. Pupunta ako sa may tindahan ni Bibang. Oh. Imomonitor ko ang CCTV doon. Ha? Ang ibig niyong sabihin, Lola, Kwan, nagpakabi ng CCTV sila Aling Bibang? Eh, hindi. Ang tinutukoy ko, oh, ang mga Marites na nagpukwentuhan doon. At sigurado na marami na naman akong makakalap na balita. Eh, dyan ka na nga. Bahala ka na sa kabayong ito, ha? Opo, Lola. Teka nga muna. Oh, bakit? Ay, talaga bang marunong ka sa kabayo? Sinabi nang oo, Lola. Ang kuli nyo naman. Ako pa, kayang-kaya. Tatawagin ko lang si Boy Sibuyas. Kami nang bahala sa kabayo na yan. Ay, sige. Oh. Basta ikaw ang bahala. Aalis na ako. Aling Insiang, bumili ka pala ng kabayo ni Beryong na dating tindero ng Kalan at Duyan. Ay, oo, kagawad, Adong. Mura lang ang benta sa akin eh. Oh, magkano ba ang benta niya sa'yo ng kabayo? Ay, 5,000 lang naman. Aha, ay, murang-mura. May tinda pa kaya siya at bibili rin ako? Ay, wala na. Naibinta na raw niya sa iba. Dahil nabalitaan daw nila na may pakarirahang barangay sa susunod na buwan. Oh, sayang. Mura lang pala ang binta niya. Madali lang na ikondisyon ng kabayo eh. Ikaw, sinong magkukondisyon ng kabayo mo? Ah, si Bunjeng. Ah, marunong bang mag-train ng kabayo si Bunjeng? Eh, oraw eh. Tinanong ko siya. Bago ko siya iwanan sa bahay, eh, siya na raw ang bahala sa kabayo. Ganun ba? Ay, sige. Kapag nakabili ako ng kabayo, dadalhin ko rin sa inyo para itrain ni Bunjeng. Ay, Karyong, ano ba ang napag-usapan ninyo sa sesyon? Eh, Kwan, may minumungkay sana akong panrising para sa barangay natin. Dahil ayaw ko munang bawasan yung pundo ng barangay. Eh, kaya lang tinutulan uli ng mga kagawad ka. Ay, paano yan? Saan ka kukuhaan ng ibang gastusin dito sa barangay? Eh, sabi nila, sila na raw ang balang dumiskarte sa fundraising eh. Anong iniisip nilang fundraising? Lulukuhin ka na naman, tanga. Punyay! Thank you.
Pening, alam mo na ba kung ano ang pinaplano nila kagawad asyong na fundraising? Hindi, Vice Mayor. Hindi naman sinasabi sa akin. Talagang ayon yatang ipaalam sa akin eh. Eh, hindi pwedeng di ipaalam sa'yo. Ikaw ang pansamantalang sekretarya ng barangay. Dahil isang linggo pa sa seminar si Veronica. Eh, tanungin mo sila kagawad asyong at kagawad adong. Eh, nahiya naman akong tanungin sila. Baka magalit eh. Eh, huwag kang matakot. Uti magalit lang. Karapatan mo yun, Pining. Huwag kang matakot sa kanila. Eh, alam niyo yung Vice Mayor, nag-message sa akin kagabi si Kagawad Adong. Ha? Eh, anong sinabi sa message niya? Tinatanong ako kung gusto ko raw makipag-date sa kanya. May napakabastos naman. Matanda na yun. Maghanap siya ng babaeng kasing tanda niya. Hindi na nahiya sa sarili. Sabi pa niya, ibibigay daw sa akin ang buhay na marangya. Ay, naku, huwag kang maniwala. Sisirain lang ang relasyon niyo ng asawa mo noon. Pero, wala naman daw siyang masamang hangarin sa akin. Eh, huwag kang magpapabola, Pining. Ganyan ang mga lalaki. Mabait sa una, pero kapag nakuha na ang gusto sa'yo, ay, naku, sorry ka na lang. Ay, ewan ko. Naguguluhan ako eh. Eh, basta ito ang tandaan mo. Pahiyain mo na agad bago ka mapahamak. Pare Adong, oh, kumusta? Ay, nakakasana ba ang mga palaro natin, ha? Oo naman. Ako pa. Nako, mabilis kumilos itong pare Adong mo, pare. Nako, mabilis kumilos pagsasalita mo lang, eh. Abuti ng siyam-siyam. Ikaw naman, pare. Oh, sige, ayos na yan. Talagang magkakasundo tayo, pare Koy. Iba ka kay paring Gusteng. Siyempre naman, pare. Siyempre, nako, may nag-message sa akin. Sandali lang at babasahin ko. Sige, bilisan mo. Baka binubula mo lang ako kagawad. Sana totoo yung sinasabi mo. Teka nga, pare. Sino ba yung kachat mo na yan, ha? Kwan, pare, si Pining. Dinidiskartiyan ko. Abay, kumagat. Ganun ba? Sige, pare. Ligawan mo. At kung mapapasagot mo, siguradong susunod na yon sa lahat ng iuutos mo. Malas ni Karyong! Ko, may bagong isyu na naman ang mga marites na ito. Darina? Ha? Oy! Ikaw na naman pala, Pining. Nako! Huwag mong sabihin, hindi pa tapos ang buwan ng dalaw mo. Oh, mahigit isang linggo na yan ngayon. Hindi ako bibili. Ha? Kundi may lilinawin lang ako. Naikwento mo pala kay Kapitan yung sinabi ko sa'yo. Ha? Alin na ikwento mo? Marami ka kasing naikwento sa akin eh. Oh, ano ba yun? Yung tungkol sa paniligaw sa akin ni Kagawad Adong. Ha? Ay, yun ba? Ay, nako. Nabanggit ko sa kanya. Oo. Oh, bakit? Anong problema doon? Sana, di mo na lang sinabi. Parang iba ang tingin tuloy sa akin. Huwag ka kasing magpaligaw kay Kagawad Adong. Pangit ang ugali nun. Ha? Mamaya,
ikikwento niya sa mga kaibigan niya ang lahat ng gagawin ninyo o gagawin sa iyo. Ay, nako, ang sama ng ugali nun. Sino ka mong darwina na masamang ugali? Ha? Ay, nako, ayan na pala. Ang sabi ko, ang bait-bait mo kagawad. Hindi ba yun ang sinabi ko, ha, Bining? Di ba? Hindi, ha? Ha? Di ba yung kasasabi mo lang na masamang ugali ni Kagawad Adong? Huwag kang magsinungaling, aminin. Ay, nako, patay! Bunjeng, kumusta na yung kabayo? Ayos na ba? Kuwan, malapit na lula. Matigas talaga. Ha, matigas? Oo. Ibig mong sabihin mahirap i-train? Hindi, ibig kong sabihin lula, magulang na. Mahirap lang lumamba. Kung ganon, matigas. Ayos yun. Siguradong panalo. Yung kay Kagawad Adong, okay na rin ba? Ha? Matigas na rin, Lula. Nagkabasag-basag yung kwan, yung ita na kwan, sa tigas ng buto. Ha? Nabungi-bungi yung ita na ginami ko. Ha? Ganon katindi yung kabayo ni Kagawad Adong? Oo, Lula. Talong bisis na namin nilaga yung kaninang kabayo. Hindi pa lumambot. Teka muna. Teka muna. Yung sabihin nyo. Ano bang ginawa mo sa kabayo? Kwan, tinapa namin ni Buy Sibuyas. Malapit na rin matapos yung kay Kagawad Adong. Ano? Itinapa ninyo yung kabayo? Nako, patay! Kaya ang gagawin ni Lula Insiang kay Bunjing? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Karera sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!